saka nakaanalin sa nangyari kanina. Napikon lang ako doon sa doktor na yun eh. Sobrang triggered nyo nga po. Di naman po kayo ganyan eh. Okay lang po ba kayo? Okay lang, okay lang. Ewan ko ba? Basta pag siya, init ang dugo ko eh. Ewan ko lang, masyado lang siguro siyang pa-close sa'yo. Kaya medyo, alam mo yun. Hindi naman po sa ganun, Tito Michael. Nagbigay lang naman po siya ng mga gamit para po kay Lola eh. Pasensya ka na. Pati ako dumadagdag sa stress mo. Kakamusayin lang naman kita kaya ako nagpunta dito eh. Balita ko na bumalik nga daw yung Lola mo. Kamusta ka? Kamusta si Lynette? Ito, nahihiya po kay Nanay. Parang napilitan lang din po kasi talaga siyang tanggapin po sa bahay si Lola eh. Alam ko na po hindi niya pa po talaga napapatawad si Lola. Hindi niya pa nga po napapatawad yung tatay ko, tapos nagdag pa po si Lola. Ikaw ba napatawad mo na yung tatay mo? Paano kung isang araw dumating siya at humingi na sorry sa'yo? Papatawarin mo ba siya? Siguro po. Si Lola nga po, napatawad ko eh. Alam mo, Annalyn, ang diferensya ng Lola mo at ng tatay mo? Ang Lola mo, pinalaki ka. Ang tatay mo, inabando na kayo. Tsaka ang Lola mo, kahit papano ha, nag-provide sa inyo. Kahit hindi nyo kadugo. Pero yung tatay mo, kahit ni hi ni ho, wala, hindi nagpakita. Alam mo tawag doon? Loser talaga. Ganun ka na ba ka-desperado maging tatay ni Annalyn? Ikaw na naman. Doktor ka ba dito o guard? Pakalat-kalat ka eh. Para kang stalker na nakikinig sa mga usapan ng ibang tao? Tito Michael, Doc, yun na naman po kayong dalawa. Annalyn, may liliwanagin lang ako kay Dr. Tanyag, ha? Doc, mahal na mahal ko itong si Annalyn. At alam niya yun. I've been there since she was born. Pero yung tatay niyang kadugo niya. Nasaan? Nagpakasarap lang ng isang gabi. Tapos kinalimutan na yung responsibilidad niya. And I'm sure, hindi pa rin yung nagbabago. Maluloko pa rin. Paasa. Wala ibang iniisip kundi sarili niya. In short, walang kwenta. Kung makapagsalita ka, parang kilala mo yung tatay ni Annalyn. Oo. Kilala ko siya. Kilala niyo po yung tatay ko? Kilala niyo po yung tatay ko? Oo. Kilala ko siya. Kilala ko yung mga tipo ng lalaki na katulad ng tatay mo. Yung mga ganun, yung mga mayayaman. Walang pake sa feelings ng ibang tao. Walang pakialam sa consequences ng mga desisyon niya. In short, selfish. Baka nga ngayon may problema siya sa pamilya dahil sa ugali niya eh. Ano sa tingin mo, Doc? Ang sabi kasi ni Lynette, may pamilya siya. Kaya kung ako sa kanya, doon na lang siya sa asawa at anak niya. Para hindi na siya nanggugulo ng buhay ng ibang tao. Tama na nga, Michael. Alam mo naman sensitive yung issue kay Annalyn. Hindi po, Doc. Tama naman po si Tito Michael eh. Alam po ng tatay ko na may pamilya po siya. Alam niyang dalawa po yung sasaktan niya, lolokohin niya. Pero ginawa niya pa din. Pero alam mo po, Tito Michael, hindi naman po kami ni Nanay yung kawawa eh. Yung pamilya po niya, kapag nalaman po nilang niloko po sila, ang sakit po nun. Tama naman. Do you agree, Doc?